Bisperas na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang sa wakas. Sa panahon ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nagalis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Sabi niya, "Panginoon, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Muling nagsalita si Pedro, "Hindi ko pa huhugasan sa inyo ang aking mga paa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin." Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, "Kung gayon hindi lamang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo." Sumagot si Jesus, "Ang nakapaligo na ay hindi na kailangan hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat." Dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya'y nangusap sa kanila, "Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guru at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga yun. Dahil akong Panginoon at guru ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan, pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako'y ako nga. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, "Pakatandaan ninyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo." Nagsimulang magtinginan ng mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, "Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya." Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, "Panginoon, sino po ba iyon?" "Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw," sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay niya yon kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Gawin mo na ang dapat mong gawin." Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi yon.
Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinapabilis siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinapabigyan niya ng limo sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, kaagad itong umalis. Noon ay gabi na. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. At kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo." "Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." Sumagot si Pedro, "Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Pakatandaan mo, bago tumilaok kang manok, tatlong beses mo akong ikakaila.